Magandang umaga, mga bata! Kumusta kayo? Kumain ba ang lahat? Mabuti at kumain kayong lahat. Bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan at iayos ang inyong mga upuan. Dahil maaari na kayong umupo. May lumiban ba sa klase? Mabuti at walang lumiban sa inyo. Mabuti at dahil dyan, meron kayong 5 points kay teacher. So bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, basahin muna natin ang mga antuntunin sa loob ng silid aralan. Una, ako ay makikinig sa aking guro. Pangalawa, itataas ko ang aking kamay bago magsalita at tumayo. Pangatlo, magbibigay ako sa lahat ng oras. Ngayon, mga bata, alam niyo ba ang larong word puzzle? Yung hahanapin natin ang sagot sa loob ng kahon? Handa na ba kayo? Babasahin ko ang panuto. Hanapin sa loob ng kahon ang mga sumusunod. Handa na ba ang lahat? Okay. Mahusay mga bata at nahanap ninyo ang lahat ng nasa kahon. Ngayon, may isa pa tayong aktibidad. Babasahin ko ang panuto. Unan ang patlang or fill in the blanks. Dito, ang gagawin ninyo, hanapin ninyo ang tamang letra gamit ang mga numero na nasa ilalim ng patla. Halimbawa, ang letrang M na nasa 13. Nakuha ba ninyo? Magaling, pwede na ninyong simulan. Mahusay mga bata at natukoy ninyo ang mga letra na dapat ilagay sa patla. Ngayon, base sa inyong ginawa, alam na ba ninyo kung ano ang ating tatalakayin sa araw na to? Magaling, pwede nyo bang sabihin? Tama, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga alpabeto ng linya. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, basahin muna natin ang mga layunin. Una, kilalanin ang iba't ibang alpabeto ng linya. Pangalawa, nakakaguhit ng iba't ibang linya at guhit. Pangatlo, napapahalagahan ang gamit ng mga alpabeto ng linya. Mga bata, makinig. Ang isang larawan ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya o guhit. Ito ay tinatawag na alpabeto ng linya. Ang unang linya ay ang linyang pagilid o borderline. Ito ang pinakamakapal at ang pinakamaitim. Pangalawa, ang linyang pang nakikita o visible line. Jimwell, pwede mo bang basahin kung ano ang linyang pang nakikita o visible line? Salamat, Jimwell. Ang linyang pang nakikita o visible line, ito ay para sa nakikitang bahagi ng inilalarawang bagay. For example, ito yung box. So yung nakikita nyo dito, ito yung visible line. May napansin ba kayo sa larawan? Ang visible line, manipis siya. Kung ating ikukumpara, kung ating siyang ikukumpara sa borderline, ang borderline ay ang pinaka makapal. Angelica, pwede mo bang basahin kung ano ang linyang pang di nakikita? Salamat.
Ang linyang pambina nakikita o invisible line, ito ay nagpapakita ng natatakpang bahagi ng inilarawang bagay. Halimbawa dito, isip ko yung box. Ang inilarawan sa invisible line, yung nasa loob or nasa likod ng box. Cesar, pwede mo bang basahin ang linyang pangsudlong o extension line? Salamat, Cesar. Ang linyang pangsudlong o extension line ay pinapakita ang pagkakatapat ng tanawin at hangganan ng mga sukat ng inilarawang bagay. Sharian, pwede mo bang basahin ang linyang panukat o dimension line? Salamat, Cherry. Ang linyang panukat o dimension line, ito ay nagpapakita ng kapal, lapad at haba ng larawan. So, Claire, pwede mo bang basahin ang linyang panggitna o center line? Salamat, Claire. Ang linyang panggitna o center line, ito ay nagpapakita ng access o gitna ng mga hugis symmetrical tulad ng washer, gear, at remate. Sino ba dito may laruan na baril? Yung laruan na baril. Diba? Meron ba kayong yung sniper? Isa din yon sa example ng center line. Sino pa ang gustong bumasa? Okay. Sige, basahin mo nga, Janlan, kung ano ang linyang pantukoy o reference line. Salamat, Janlan. Ang linyang pantukoy o reference line, ito ay tumutukoy ng isang bahagi ng inilarawang bagay. Ginagamit din ito sa mga graph. Angel, pwede mo bang basahin ang linyang panturo o leader line? Salamat, Angel. Tama. Ang linyang panturo o leader line, ito ay nagpapakita ng sukat o bahagi ng isang bagay. Minsan, or sa inyong nakikita sa ating mga daan, ginagamit din siya para sa direksyon. Kitty, pwede mo bang basahin ang linyang pambahagi o section line? Salamat, Kitty. Ang linyang pambahagi o section line, mga linyang magaan na pantay-pantay ang agwat na ginagamit upang maipakita ang bahagi ng larawan na nagpapahayag ng epekto ng isang pamantayan. Ginagamit din ang section line sa mga parking lot. Bakit nga ba ginagamit ang section line sa parking lot? Para yung mga sasakyan o yung mga motor ay makapark ng maayos at hindi nagbabanggaan. So, sino pa ang gustong bumasa? Sige, ako na magbabasa. Linyang pamutol o brake line. Ito ay nagpapakita ng pinakaitlig bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan So, ginagamit din ito sa mga daan. Yung mga lubak-lubak na daan, pwede nilang gamitan ng sign na broken line or brake line. Tandaan natin mga bata na ang alpabeto ng linya ay ginagamit sa pagbuo ng larawan katulad ng orthographicong drawing. O yung drawing na ginagamit kung magpapatayo tayo ng bahay o proyekto. Ito ay mga uri ng drawing na nagpapakita ng bawat bahagi at kabuuan ng isang larawan. Ngayon mga bata, may katanungan ba kayo tungkol sa ating pinalakay ngayong araw na to? Well, kung wala, meron tayong aktibidad na gagawin. Handa na ba kayo?
So, babasahin ko ang panuto. Tukuyin kung anong uri ng alpabeto ng linya ang nasa larawan. Handa na ba ang lahat? Bago tayo magsimula, ibubuo ko muna kayo sa tatlong pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ano ulit ang inyong gagawin? Tama. Kailangan ninyong tukuyin kung ano ang uri ng alpabeto ng linya ang nasa larawan. Handa na ba ang lahat? Unang larawan. Magaling. Ito ay borderline. Pangalawang larawan. Tama. Ito ay invisible line. Pangatlo. Very good. Ito ay visible line. Pang-apat. Magaling. Ito ay dimension line. Pang-lima. Tama. Ito ay reference line. Mahusay mga bata at natukoy ninyo ang mga nasa larawan. Dahil dyan, meron kayong kutsapi teacher. Ngayon, mga bata, may katanungan pa ba kayo tungkol sa ating pinalakay? Kung wala kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. Okay, Kimwell, pwede mo mag-ibigay kung ano ang ating pinalakay ngayong araw na to? Mahusay! Ang ating pinalakay sa araw na to ay ang mga alfabeto ng linya. Angelica, pwede mo bang ibigay ang mga uri ng alfabeto ng linya? Very good. Meron tayong borderline, visible line, invisible line, dimension line, center line, reference line, leader line, section line, and break line. So, meron pa kayong isa na hindi sinabi. Ano kaya ito? May isa pa kayong na limutan. Ito ang extension line. Ngayon mga bata, dahil natukoy na ninyo lahat ng mga uri ng alfabeto ng linya, handa na ba kayo para sa aking maikling pagsusulit? Kung handa na kayo, give me time's up! May dalawang uri tayo ngayong gagawin sa ating pagsusulit. Una, babasahin ko yung panuto. Kilalanin ang mga linyang ito, isulat ang pangalan ng bawat uri ng alfabeto ng linya. Pangalawa, ipahayag kung bakit kaya mahalaga ang mga alfabeto ng linya sa ating pamumuhay. Nakuha ba? Naintindihan ba ng lahat? Magaling. Pwede na ninyong simulan. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang inyong mga papel sa harapan ng maayos. Para sa inyong takdang aralin, kunin ang inyong mga kwaderno at isulat. Gumuhit ng larawang gamit ang mga alfabeto ng linya. So, bago tayo umuwi or magtapos sa ating klase ngayong araw na to, meron munang ipapabasa si teacher sa inyo ng isang verse. So, babasahin natin lahat. Study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. So, salamat mga bata sa inyong pakikinig. So, bago tayo magtapos, manalangin muna tayo. Amen. Goodbye, class.